ang isang lolo at ang kanyang apo matapos madaganan ng container truck ang kanilang bahay sa Maynila. Sugatan naman ang driver at pahinante ng truck. May report si Sandra Aguinaldo. Pahirap pang maiangat ang container truck na ito na nahulog mula sa Padre Jacinto Zamora Interlink bago mag-alas 3 ng hapon. Nagtulong-tulong ang mga rescuer at gumamit pa ng crane para makuha ang maglolo na naipit sa ilalim. Makalipas ang mahigit sang oras, inilabas ang katawan ng isang batang 8 taong gulang na kinilalang si John Dave Baltazar. Maya-maya pa, kasunod ng inilabas ang lolo ng bata na si Danny Baltazar, 70 taong gulang. Nasakta naman ang isa nilang kaanak at isang kapitbahay. Nakatira sila sa barong-barong sa mismong gilid ng kalsada kung saan bumagsak ang truck. Ayon kay Juanita Baltazar, asawa ni Danny, iniwan niyang naglalambingan ang maglolo. Pero ilang saglit pa, bahagyang nahagip ng CCTV ng barangay 865 sa Pandakan ang pagbagsak ng truck. Parang lumindol. Tsaka lumabas, at saka ako lumabas. Pagkatapos ngayon, nakita ko, sabi ko, ay naku, Diyos ko, tumbok pala sa bahay namin. Tumakbo na ako. Tapos hindi ko nalang yung asawa ko doon. Yun, alam naman ko, nakita ko na sa pati yung apo ko palang isa, nandoon. Sugatan ng driver ng truck na si Reynaldo Acosta at kanyang pahinante. Mag-apply ako ng preno. Wala, hindi na po kumagat, ma'am. Dalawang beses nga po ako nag-apply, ma'am. Nung mabagal lang po kami, sir, dahil traffic po eh, traffic eh. Nung kakabigin ko, nawala lang po ng control. Pasensya na po, hindi ko naman po kasalanan yung nangyari. Aksidente po. Ayon sa pulisya, iimbestigahan nila kung totoo ang sinasabi ng driver. Aalamin din daw nila ang speed nito bago mahulog. Malalaman natin ito sa investigador, ma'am, kasi makikita naman nila dyan kung talagang hindi nga nag-gumana yung preno niya. Negligence sa resulting dun sa pagkakabagsak ng truck dun sa may mga namatay. Sa akin, mabigyan na lang muntis sa yung aking maglolo. Matapos maalis ang katawan ng mga namatay, agad namang kumilos ang mga otoridad para alisin ang truck sa isang bahagi ng kalsada ng Tomas Claudio. Sandra Aguinaldo, GMA News.